Hi guys, John Tech here, and today I'm so excited na i-share sa inyo itong bago nating accessory para sa ating Legion Go. Ito yung laptop conversion case. So magiging itsurang laptop na yung Legion Go nyo, no? And maganda to kasi mas magagamit nyo siya as productivity, lalong-lalo na kung nasa school kayo or nasa office. So instead na magdadala kayo ng separate laptop or gagamitin nyo yung desktop nyo, ito magandang alternative na gagamitin nyo na mismo yung Legion Go nyo. Pero bago ang lahat, special shoutout muna tayo kay Sir Chris ng CX20 Works. Ayan, maraming salamat po sa pag-sponsor nitong video na to at pagpapadala sa atin itong item na to para i-review natin. So ito yung kasama ng package niya, no? So ito yung pinaka-case niya, ito yung flip cover. Then may kasama siyang keyboard. Although yung keyboard is very generic lang siya. Ayan. Ang kinaganda lang ito is ito yung sukat dito para maging mukhang laptop talaga yung Legion Go. Then ito yung side panel niya, no. Ang kinagandahan nitong side panel na to is nakita niyo dun sa demo video natin kanina, gumagamit tayo ng third party na controller which is yung pang-Android na telescopic, no. At may sariling grip na siya rito sa gilid. 'Yun ang nagpapaganda sa kanya yung grip niya, no. Tapos yung flip cover niya, ayan. So, detachable to kasi magnetic siya. Kaya pwede niyo siyang tanggalin anytime at iwanan niyo lang mismo yung case, no. And kasama niya yung cover ng analog stick. So mamaya papakita ko sa inyo paano ito gamitin, no? Kapit natin siya sa Legion Go natin. Okay, so first tatanggalin niyo yung controller niya, no? Tanggalin natin controller, left controller. Tapos itong back cover niya, so ipasok niyo siya pa ilalim tapos papunta sa taas. Then slide niyo siya dito sa baba. Medyo i-press down niyo lang siya ng konti. Then mag-i-snap na yan. So, maikpit yan. Very sturdy yan. Hindi yan basta-basta matatanggal. Tapos, yung side panel, ito, yung right. Nakalagay naman kung right siya, no. Ganda rin yung ano niya rito, design niya. May design siya ng Legion Go logo. So, para siya dun sa controller, isusukat nyo muna siya sa ilalim, pababa, tapos i-slide nyo rin siya pataas. Then, dito din. So, wala siyang lock, pero maikpit naman yan. Press na nyo lang, then slide pataas. Nararamdaman yung hihigpit na siya. Tapos yung keyboard, ito yung cover niya, no. Dito sa ilalim, kunin niyo yung keyboard niya. So guys, kung may makikita kayo na branded na ganitong sukat, at least ganito rin ang itsura ng design kung gusto niyo siyang palitan. Kasi gaya nga nasabi ko, generic lang 'to eh. Siguro matibay naman 'to kahit papaano, pero at least kung gusto niyo ng branded siya, hanapan niyo na lang siya ng ibang ganitong sukat. So anyways, ito yung cover niya, no. So, ganun din, slide nyo rin siya pa ilalim. Then, tsaka nyo siya ipipress dito sa baba. So, yan, maglalak yan doon. So, yan. Don't worry, hindi yan masisira, no? Maluwag naman talaga yung ano niya rito, yung clamp niya rito para mag-slide siya. So, anyways, ayan, ito yung charging port niya. So, on, off. Then, yung connectivity, no? Bluetooth connection to pala. So, yan. Then, after nyan, pwede nyo na ikabit to sa ilalim. So, magnetic yan. Press nyo lang pababa. So, yun. Then, pwede nyo siyang i-flip. So, ayan na siya. Mukha ng mini laptop yung Legion Go nyo. So, yun nga lang, kailangan nyo kukunin yung stand niya sa ilalim pag bubuksan nyo siya. Kasi, pwede nyo siyang, ano, itayong paganyan. Kaso, mamaya biglang matulak nyo or what. Kasi, matatanggal yung pagka-magnetic niya. No? So, ang ginagawa ko is, ino-open natin lagi yung stand niya sa likod. Open nyo siya, then tsaka nyo siya ipatong, then tsaka nyo siya buksan. So, ayan. Then, ang ginagawa natin is mouse. Since yung Legion Go natin is pwedeng gawing mouse yung controller niya, no? So, ito yung purpose nung pang-lock sa analog stick. Kunin nyo yung analog stick nyo na right. Tapos, ilalock nyo lang yung analog stick niya. Para hindi nyo siya magagalaw kapag ginawa nyo siyang mouse. Pag ginawa natin siyang mouse, ayan. Then, mouse mode. Ayan ang mouse nyo. Ito na yung keyboard nyo. So maganda talaga 'to kasi pang productivity ang magiging Legion Go nyo, hindi lang talaga siya pang gaming, no. Kung nasa work kayo, yan, pwede kayong gumamit ng mga office applications. Ito na gagamitin niyo instead na magdala kayo ng laptop or any devices na extra, no. At least hindi lang siya pang gaming. Tsaka yung itsura niya, yan. Hindi na siya mukhang pang gaming, no. Although yung controller niyo siguro is kakaiba, pero at least yan, hindi nyo na kailangan magdala ng separate mouse. So, ito lang may ilalagay nyo na kaagad. Ngayon natin.
So yan, open nyo yung keyboard. Then, na-pair na natin siya. So, hindi na natin siya need i-pair ulit. Madali lang naman siya i-pair. Click nyo lang yung connect. Then, lalabas na siya dun sa Bluetooth devices nyo. Then, open tayo ng... Wala akong na-install pang Office dito eh. Pero anyways, yan. Kung magbabrowse kayo ng internet, madali na siya. Bawag sa mga mag-browse ng YouTube. Okay naman ng keypad niya. So, nakita nyo, ginamit natin siya pang gaming kanina. Yun lang, syempre, iba pa rin yung mechanical keyboard, no? Ito, para siyang keyboard ng laptop. Medyo lubog siya ng konti. Pero, gagamitin nyo naman to as your productivity device, no? So, gagamitin nyo to sa mga office application, sa mga typing. Itsura niya, ganyan, yan. Medyo makapal nga lang siya. So, makikita nyo, medyo bumigat siya ng konti. Pero, hindi naman ganun kabigat. So, kung gagamitin nyo yung controller nyo, madali lang. Balik nyo lang sa controller to. Ayan. Then, para maalis nyo yung side cover, kailangan alisin nyo muna yung keyboard mismo. So, iwalay nyo lang siya. Ayan. Slide down. Remove. Sa kabila, ganun din. Tapos, balik nyo na ulit yung controller nyo. And the other one. Yan na itong over. Yan. O yan, back to gaming na uli kayo. Kung gusto nyo na ulit mag-gaming after nyo ng work. So yun. Very convenient siya gamitin. At tsaka maganda rin naman yung casing niya, no? Kahit nakakabit na yung controller nyo. Ayan. Okay pa rin ang itsura. Hindi siya naging bulky or what, no? Karoon lang siya ng parang frame dito. Maganda naman kasi nag-reflect naman yung itsura niya, yung pagka-black niya, same as color ng Legion Go. Then, kung gusto niyo ibalik yung cover, pwede naman. Yun, snap niyo lang. O yan, cover na yung Legion Go niyo. Pwede niyo siya ilagay sa bag ng ganyan. Pero ako siguro tatanggalin ko yung controller niya. Then, ikakabit ko na lang siya sa ano natin. Yan. Yan muna. Inalis nyo yan. Dito ko muna siya ikakabit. So, baka bilan ko na lang siya ng casing niya. May nabibilan na casing nito yung galing sa JSAX. Pero anyways, ito. Separate to. Hindi ko lang alam kung pwede tayo magpa-freebies nito sa kanya. No? Anyways, yan. So, ganyan yan. Then, kakabit nyo lang ulit yung side cover nyo. Yep. Yun siyang i-sleep mode. Then, tsaka nyo ibalik yung keyboard. And, yan. So, ayan guys. Very handy yan dalay, no? Very portable siya. Lalagay nyo lang siya sa maliit na bag. Kasyang-kasya yan. Unlike sa may dala ka pa ng malaking laptop or ibang devices, ito na lang ang pinakadadalin mo, no? And I think very reasonable naman tong accessory na to. Although optional lang siya kung talagang gusto mong gamitin pang productivity or pang school or pang office yung Legion Go mo. So, ayan ang options natin para mas madali siyang gamitin. And hassle-free ka na sa pagdadala ng mga ibang devices. So, again, maraming salamat kay Sir Chris ng CX20 Works. Nag-commission siya ng mga 3D printing nyo. So, i-post ko yung link sa description kung gusto nyo umorder nito sa kanya. And napakadali niyang kausap. So, very nice. Maraming salamat po ulit sa pag-sponsor nito. Yan, napakaganda po ng accessory na to. And I hope nagustuhan nyo itong review natin. Again, this is John Techie. Thank you very much sa mga nag-view. See you again to the next one. God bless everyone.